Kahit na tumala sila, hindi namin sila malilibutan, ma'am. Mahal na mahal namin yung tropa, ma'am. Sa hirapan sa ginawa, ma'am, hindi namin sila malilibutan. Kasi sumura yung sumaraga yung turingin namin, ma'am. Halos magkapamilya na kami, ma'am. Ganun na lang ang pagdadalamhati ni Private Benjamin Obo Jr., isa sa mga nakaligtas sa bumagsak na C-130 sa Patikul Sulu noong Linggo. Masakit pa rin daw ang mga tama niya sa katawan nang bumagsak mula sa eroplano. Pero mas ramdam niya ang sakit sa pagkamatay ng kanyang mga kabatch. Excited pa naman daw sila sa kanilang first deployment sa Sulu matapos ang kanilang training nito lang June 23. Napakasakit mong malalugtas, ma'am. Bago raw sila bumagsak, kumalabog daw muna ng malakas ang eroplano, kaya nagdikit-dikit sila sa loob. Kaya itong dito ko sa kanang braso ko, ma'am, medyo may nabugbog siya, ma'am. Okay. Malakas yung impact? Malakas yung impact talaga, ma'am, kasi dumilim lahat ng mga paningin namin, ma'am. Tapos yung tropa sa harapan at sa likuran, ma'am, hindi na namin makita, ma'am. Tapos ang apoy sobrang lakas, ma'am. Lahat sila, halos iisa lang daw ang nasambit. Humiyaw na kami lahat, ma'am. Sabi lang namin nga, Lord God, tabang, Lord Jesus Christ. Bagsak kasi, ma'am, sunog na yung front side ng C-130 at saka sa entrance ng C-130, ma'am, madilim na yung paningin ko, ma'am. Kasi sa isang pikit lang, ma'am, pag ganun ko, malakas na yung apoy, ma'am. Ganito rin ang kwento ng ilang pang nakaligtas sa malagim na trahedya. Si Sergeant Abud Asmawil, na 20 taon ng sundalo, hindi na raw mabilang kung ilang beses nang nakasakay ng C-130. Nung umulan din na, ma'am, parang iba na yung tipad sa C-130. Pag ganun-ganun na, sabi ko, bakit ganun ang C-130? Gumanon yung ligid niya. Umakyat na naman. Uy, bakit ganito? Ganun na yun siya. Taas. Tapos pagtaas mo, nakababa pa. Wala na, naputol na. Tumalsik daw siya mula sa eroplano nang maputol ang buntot nito. Sunog ang anit, mukha, mga kamay at paa ni Sergeant Abud. May bala rin siya sa tagiliran nang tumilapon siya mula sa C-130. Nung nangyari yun, alam niyo na na magpapakrash na kayo noon? Oo, kasi iba na ang lipad niya. Pumupunta na yung isang pako niya sa kwan, sa kalubihan. Sunog din at may mga sugat ang iba't ibang parte ng katawan ni Private First Class Gani Ligayan. Iniinda rin ang sakit ng namamagang paa matapos din umuna siyang tumilapon mula sa C-130.